Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Tropical Depression Gardo at sa Super Typhoon na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Hinamnor. Makita natin dito sa satellite image na patuloy ngang naglalagi itong si Bagyong Gardo sa karagatan at huli itong namataan kanina sa layong 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala itong direct effect sa ating bansa. Samantala, si Super Typhoon Hinamnor naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility ay huling namataan kanina sa layong 1,130 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect pa sa anumang bahagi ng ating bansa. At para sa latest forecast track analysis ni Bagyong Gardo, nakita natin na patuloy nga or mananatiling malayo ito sa anumang bahagi ng ating landmass. And nakita nga natin na generally ito ay kikilos pa northward or northwestward throughout yan ng forecast period at meron din itong posibilidad na magkaroon ng interaction with Super Typhoon Hinamnor. And nakita din natin sa ating latest analysis by this afternoon or mamayang hapon or gabi, ay hihiga na nga ito at magiging isang low pressure area na lamang at sa interaction nga nito with Bagyong Hinamnor, nakita natin na sasama or posibleng maging trough na lamang nito magiging trough na lamang ito ni Bagyong Hinamnor sa susunod na araw. At ayon din sa ating latest analysis ay wala tayong nakitang direct effect nito ni Bagyong Gardo sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa forecast track ni Bagyong Hinamnor, nakita din natin na hindi ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. And generally, ngayong umaga, kikilos ito pa kanluran. And by this morning then through Friday, ay magbabago na yung pagkilos nito. Generally, magiging west-southwestward. Magiging pababa yung kilos nito. Papasok yan sa loob ng ating area of responsibility. Kung saan inaasahan natin mamayang gabi or bukas ng early morning yung posibilidad na ito nga ay nasa loob na ng PAR at papangalanan nating Henry. And also nakita din natin na magiging mabagal yung pagkilos nito ni Bagyong Hinamnor and posible maging almost stationary ito by late Thursday or through Friday. At para naman sa magiging epekto nito o yung hangin na magiging dala nito ni Bagyong Hinamnor, nakita natin na posibleng ang mas lumaki pa yung diameter nito kung saan meron tayong posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal over the area ng extreme northern Luzon. Posible yan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands kapag nga ito na ay nasa loob ng ating area of responsibility. Samantala sa mga pag-ulan naman na dala ni Bagyong Hinamnor, posible din makaranas ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan, yung bahagi ng extreme northern Luzon, dulot yan nito ni Bagyong Hinamnor, possible yan by late Thursday or by Friday. And also, nakita din natin na i-enhance nito yung southwest monsoon o habagat na siya naman magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yan sa western section ng Luzon, posible yan by Friday hanggang sa weekend. And nakita din natin na posible din sa bahagi ng or sa ating mga dagat baybayin or sa karagatan ay posible din maging maalon yung ating karagatan dito sa northern at eastern seaboards. Posible yan by late Thursday or early Friday. So muli po, hindi man natin nakita na magla-landfall itong si Bagyong Hinamnor sa anumang bahagi ng ating bansa, ay nakita naman natin na over the area ng extreme northern Luzon ay magdudulot ito ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan and also posible din yung mga malalakas na hangin.
by late Thursday nga yan or by Friday. And samantala, sa malaking bahagi naman ng Luzon, magdudulot ito ng mga pag-ulan. Yung southwest monsoon ang magdudulot ng mga pag-ulan na enhanced by bagyong Hinomnor sa mga susunod na araw. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, mag-ingat at maging alerto dahil meron po tayong mga posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, wala pa pong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa itong dalawang binabantayan natin na weather disturbance. At dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ina-expect natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. At meron lamang din tayo mga tsansa pa rin ng isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, ay posible pa rin na meron tayong maranasan ng mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, generally fair weather condition din yung mararanasan natin ngayong araw. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Ang susunod po na update natin kay Bagyong Gardo at kay Bagyong Hinomnor ay mamayang 11 a.m. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.